yung ano ko, audio, siguro lalapit na lang ako. Ayan, clear na ba? The last time kasi nag-microphone ako, eh nag-ground. Pero, ayun, hello sa inyo. And if you know someone na nakaka-experience ng mental health ba, issue, concern, mapa-anxiety, mapa-panic attack, mga sleepless nights, ayun. So, me, na-experience ko rin yun lately. Even if maganda yung nangyayari sa buhay mo, eh, posible pa rin yan eh. Kahit may pera ka, kahit sikat ka, kahit kakapromote mo lang, this could happen to you. And dati hindi ko to binibigyan ng ano emphasis. Parang yes, depression yan. Pero with what is happening, with the rampant na news regarding suicide, clinical depression. So, ngayon lang siya nag-rise kasi feeling ko kasabay ng globalization tsaka ng information age. Ngayon nga, sinasabi ko, misinformation age na tayo eh. Kasi hindi lahat ng naririnig natin, nababasa natin, ay totoo. So, am I clear now? Clear na po. Ayan, thank you. So, if you know someone who is experiencing this, ayun. So, mag-share muna ako sa aking mga grupo. Ayun. Kamusta pala kayo? If nanonood ka, kamusta ka? Kasi, this is something. At, kung, currently may 8K na nanonood, 8 na katao, ano yung mga nagpapabagabag sa'yo? Yung mga nakakapagpabagabag na kumakalabukab ng iyong dibdib? Mga tongue twister. So, ano yun? So, excited kasi akong i-share. Sabi ko nga, I'm on fire. I'm na i-share ito kasi ngayon na lang ulit naramdaman ko yung ang gaan ng feeling. Kasi one way or one of the ways for you to know na ang bigat ng pakiramdam mo is ang bigat ng pakiramdam mo. Yung parang may buhat ka sa likod, hindi ka mamotivate gawin yung isang bagay kahit gusto mo. Hindi ka makatulog sa gabi hanggat hindi ka pagod. Yung free time mo, yung idle moment mo, ayaw mo nang walang ginagawa kasi parang may kulang. I'm feeling that for ilang buwan. Pero hindi naman, ano lang siya, tawag doon, moment, parang mga moments lang, hindi naman siya palagi. Unlike yung last year talaga na sobrang tindi, na mind-wrecking, yung wrecking ball, yung naramdaman ko last year. So, pero alam ko na yung emotions na there's something wrong or there's something needs, it needs to be fixed. Kaya, ayun. Kaya ako ito binigay. So, I'll be sharing all the things that I'm doing para makatulong sa inyo. Mabawasan yung burden. Mabawasan. Self-care kasi, at the end of the day, self-preservation, self-care pa rin, it would really help you a lot when it comes to your situation. Self-care, not self-love. Kasi, hindi kasi ako naniniwala sa self-love. Sorry, if you're believing self-love, selfless love. Mas, wala kasi sa Bible na, ano, hindi tinuturo ang self-love sa Bible, but selflessness ang tinuturo doon. Pero may mga self-care doon. Paano alagaan ang sarili? So, in that way, namamahal mo yung sarili mo. So, self-care is one of the things I believe that would help you alleviate your situation, especially when it comes to your mental health condition. I'm speaking from experience. Again, I am not the right person or I'm not a credible person to do this. There are plenty of professionals who are doing this in helping you guys. But for me, I've learned from them and I've experienced it. So, yun na yung mga point ko. Okay, so, again, meron ba sa inyong willing mag-type kung ano yung mga nakakapagpabagabag sa kanila? Ayun. May comment na tayo. Episodes. Yes, Anna Marie Cura. Yes po. Yeah. May mga episodic, diba? So, sa counseling, nadaanan din namin yan sa counseling, sa ka-coaching.
Ayun, ready na ba kayo? Kasi sobrang practical lang to. At alam nyo na to. Para tong, kumbaga sa counseling, ang tawag dito ay informational advice. So, you already know this. Pero kailangan may mga tao na na-experience to na magpapaliwanag sa'yo or magpapa-remind sa'yo na ito pala yun. Okay, so sabihin ko na yung una ko na experience is kailangan mo ng exercise. Kailangan mo ng cardiovascular exercise. Kailangan mo ng cardio. Bakit kailangan? Kasi naniniwala pa rin ako sa sinabi sa ng isang life coach, motion creates emotion. Tapos yung depression, kung hihimayin mo rin siya, na deep press, malalim na pagdiin, deep press, depression. So, ION is parang, hindi ko na alam. Pero, kasi pag na-stuck ang isang tao sa isang lugar, isolation, yun yung pwedeng magpatindi ng sitwasyon mo, mas lalo mo mararamdaman yung hopelessness. So, cardiovascular exercise, pwedeng jogging, ako, gym, kasi I'm more of a people person, at yung gusto ko nakakita ng maraming tao. Tsaka na-encourage ako, kapag yung ginagawa ko, may kasabay din ako. For example, mas nakakapag-sulat ako ng mga, ng libro sa coffee shop, kasi may mga kasabay ako nag-aaral. Nakagawa ako ng mga points, ng mga talks, if ever na nasa, nasa coffee shop, library. Nagpupunta rin ako doon. Kaya lang, ang hirap maghanap ng library ngayon. So, gym, exercise. So, doon ako pupunta. Tapos, kasi yun yung type of, parang learning type ko ba yun? Yun, visual. And, yun nga, depressed. No, isolation. Minsan kasi, pag nalulungkot ka, hindi mo mapigilan yung sarili mo na gusto mo, dito ka na lang. Isang sulok ka na lang, nasa madilim ka. But again, motion creates emotion. So, hindi lang basta gym. Pili ka ng may cardiovascular. So, ako, I choose gym. Boxing. Boxing. Yun. yun. Prior to that, after that, cardio naman. Tapos buhat. So, enroll kayo sa gym. If you're taga-Pasig, nag-promote, medalist boxing gym. Mura lang dun. So, yun. Mura lang. Parang 200 per session lang. Yun. Tapos, yun pala, gusto kong i-point out yung depressed na ibig sabihin. Alam nyo ba na the worst thing that you could do to a person is not kill them, but isolate them. Nalala nyo yung pag kinukulong yung isang tao, di ba ina-isolate ka sa masses, ina-isolate ka sa community, yun yung parusa. Pero kung nakakulong ka na, pag nagagawa ka pa ng bigger na problem or ang tawag dun, naubos ako ng Tagalog, gabi na, kasalanan sa loob ng kulungan, di ba binabartolina ka pa, hindi enough na nakakulong ka, ibabartolina ka pa. So, social, self-isolation. Sign din kasi ng, sign din kasi ng anxiety or, I don't want to talk about depression kasi mas malalim na term yun. Pero yung sadness, yun na lang, let's call it sadness, ay pag ina-isolate mo yung sarili mo. So, gym, hanap, kasi simulan mo mag-jogging, simulan mo sa walking. Kasi maraming hindi nakakagawa ng isang task, especially fitness, is na-overwhelm sila. Goal na agad nilang magpapayat. Kung ang goal mo magpapayat, huwag mo na magpapayat. Goal mo lang lumabas ng bahay, maglakad. Simulan mo dun. Pag nakalabas ka na, simulan mo ng mag-sprint or mag-marathon, hati-hati. Brisk walking, ganun. Then tumakbo ka. Then, doon ka na, yan, mag-biking. Huwag mong biglain yung katawan mo, small step. Lalo na sa mga, may mga tawag kasi na long-term goals. Sinisimulan ang long-term goals ng mga short-term activities. So, yun. So, gym, cardiovascular. Yun yung dapat doon. Wake at home, 30-minute exercise, yes. Everyday. Given na to, ha. Alam nyo, kung nagbabasa kayo ng mga libro, the 4 a.m. people na tinatawag, upon waking up pa lang, nag-workout na sila. Workout, meditation, si Tony Robbins nag-exercise, nagta-trampoline, then naglulublog pa siya sa ice bath.
Yan, sila Bill Gates, sila Mark Zuckerberg, mga 4 a.m. people. So, pwede nyo gawin yon, but depende rin kasi. Basta kailangan mo ng cardiovascular exercise. Hindi ko alam kung pwede siya sa bahay. Pero ako, nakagawa kami ng way and how to do that. Just Dance. Dun sa PS4 namin, nag-Just Dance kami ng... Dati once a week, naging twice a week, ngayon once a month na lang. Kasi may gym na kami. Okay? Nag-gym na kami. So next na ginawa ko yung araw na to. So nag-gym ako. Weekly ko naman ginagawa. Pero every time na after ng gym, kahit masakit yung katawan ko, I felt a new me. There's new emotions, new feeling na may na-accomplish ka. It's kasi ano yun eh, small wins ng buhay natin yan pag nakakapag-gym ka, especially pag alam mong overweight ka. Maybe some of you hindi mo alam na overweight ka. Please, pag bumigat ka, overweight ka. Minsan kasi, ito ah, siguro hindi nyo magugustuhan yung sasabihin ko, pero I would take the opportunity to say this dahil sinabi rin sa akin din ito ng isang fitness instructor. Kasi narinig na sa social media, walang masama sa pagiging mataba. Sabi niya, masama maging mataba kasi delikado yun eh. Prone ka sa heart attack, prone ka sa diabetes. So, paano naging okay lang maging mataba? Kasi hindi siya healthy. Diba? Sinusugarcoat natin kasi masakit sa emotion? No. Di bali na masaktan ka. Minsan ka lang naman kasi masasaktan sa salitang mataba ka. Ako, sinasabi ko sa sarili ko, ang taba ko na. Anong dapat kong gawin? That's the next thing that I could do. Is after, kasi self-awareness. Minsan, dahil ma-pride tayo, kasama naman ako doon. Ma-pride tayo, pag sinasabi tayo ang taba natin, ang laki ng bilbil, nagbago na yung size mo, grabe ka naman. Bago mo tingnan, yung sinabing grabe ka na, yung nagrabian ka, baka kasi concern sila. Kasi hindi ka naman matabaan dati eh. Kasi pag, alam ba, ang tao, kilala mo ng mataba, hindi mo naman sinasabing ang taba mo na. Ang sinasabihan mo, yung dating hindi mataba. Are you getting me? So again, hindi po maganda ang mataba. Masama po ang maging mataba. Hindi nga yung sinasabi ko, kaya ako nag-gym, kaya ako nagka-cardiovascular. Kasi gusto kong ma-enjoy yung binibuild ko na wealth. Gusto kong ma-enjoy yung binubuo kong pamilya. Gusto kong mas ma-drive yung bagong biling sasakyan. Mas gusto kong magturo sa maraming tao kasi I should be healthy. Okay? So, mabang paliwanagan sa salitang ang taba mo. Yung karate, martial arts, okay lang po. Oh, yes, ma'am. I think it's already a cardio. So, make a commitment kahit once a week. Please, motion creates emotion. And kasi yung cardiovascular activity mo, most likely, is magiging sociable ka eh. You will encounter different people. Okay. Ayun, sana, no? Sa mga nanonood, thank you. Kahit isa lang tao mag-apply nito. Kasi, 7 yung nanonood. Kasi it's already 12 na, no? Tapos Tuesday pa. Ay, Wednesday na pala. So, to continue. Comfort food. Hanap ka ng comfort food mo. It doesn't mean naman na, pili ka ng pagkain na hindi ka makakonsensya na kainin. Pero, nagiging masaya ka na kainin yun. As for me, bacon. Kasi minsan lang naman. Masasaba rin pala, no? Sabi ko nga sa inyo, hindi ako credible pagdating sa ganito. Pero may mga comfort food ako na hindi ko naman lagi kinakain. Pero once in a while, once a month, twice a month, pares yan. Comfort food ko yan. Whenever I feel na malungkot, whenever I feel na accomplished, magko-comfort food ako. Ano ko ba ang comfort food ko? Shawarma? Mga ganun. So, kasi, ano tayo eh, creatures tayo na, naniniwala ko na, ano tayo, omnivores. So, if ano ka, vegan, pwede naman siguro talaga yon. Pero kasi, sa Bible kasi, kumakain sila ng karne. So, yun yung, pero healthy ang ano, vegan life ah. Okay, so, comfort food, pili ka. Ako, kape. So, everyday ako may coffee. Pero ang coffee ko ay mga less acidic coffee. So, ayun. Slimming coffee pala yung mga iniinom ko. Yan. Tsaka once in a while, may soft drinks ako. Siguro twice a week, nagsisoft drinks ako. Yun.
pero gusto ko siya itigil. Pero nag-soft drinks ako minsan pag kailangan ko na extra energy. Kasi sugar yon. May palusot ako. Okay, next natin is, dun lang mo tayo sa mga magagaan ha. Choose your news. Ayan. Since 2010, it has been my commitment not to watch free TV or not to have an antenna sa bahay namin. Kasi television yan eh. No? So, social manipulation, ginamit yan ng mga ano eh, mga sa industrial period, kasabay ng industrial period, paglaki din ng ano eh, ng mass media. So, ayun. Choose your news. Pili ka kasi ino-offer sa'yo yung ano eh, balita na ayaw mo naman mapakinggan at hindi mo naman dapat mapanood, marinig, kasi ano yan eh, ang utak natin ay parang tiyan din, nagugutom. So, whatever you feeds your mind, stays. So, garbage in, alam nyo na yung kasunod, garbage, yun. So, choose your news. Ako, ako kasi believer ako ng presidente. Mapa-Pinoy, mapa-Duterte, ay mapro-government. Hindi ako pro-politician, I'm a pro-government. Kahit sinong nakaupo dyan, government ang susundin ko. Maraming hindi nakakagets na ang government iba sa politics or iba sa politician. Kasi ang government, ginagawa yung mga batas na yan para sa atin. So, kung pro-government ka, dun ka nakatutok sa pwedeng makapagpabago ng magandang society sa'yo. So, I'm not a pro-politician, wala akong pinapanigan, pero I'm a pro-government. Natutunan ko to sa isang lawyer nung sinabi niya, ako pro-government ako. Tapos in-explain niya, oo nga naman, kahit sino na ako po dyan, dapat pro-government ka. Kasi government yung sinusunod mo. Kasi pag anti-government ka, hindi mo susundin yung batas ng gobyerno mo. And I believe by the net, yung ginawa naman yung mga batas natin para sa kapupunitan natin. Pero hindi lahat ng politicians mabuti ah. Criticize natin ang mga politiko. Karapatan natin yon. Criticize. Pero never insult them. Kasi person of authority sila. Biblical yon. Yun ang paniniwala ko. Pro-government. Pero, kasi pinaghahalo natin yung government tsaka politician. Eh. Pero, halimbawa, pro-government ka. Pag pro-government ka, pwede mong patalsikin yung presidente. Kasi iba ang gobyerno, iba ang presidente. Iba ang vice president. Para pantay. Pero ako, if ako lagi kong pinagpe-pray ang presidente. Kasi ang hirap eh. Ito, negosyo lang to. Pinapatakbo ko. Never ako maging perfect. Never kong matutukan lahat how much more ang bansa na puro well-opinionated at third world country, developing country, tapos mababa ang literacy, maraming nang lalamang, eh kahit si Einstein paupuin mo dyan. Hindi niya kayang baguhin ang Pilipinas sa loob lang ng 6 years. So, choose your news. So, ako, pantay na nung manunod ako Rappler, nanunod ako ng ganito, nagbabasa akong vlog ni ganyan. Pero kung kailan lang ako ready, if I am in the mood to read those news. Pero kasi, may nagturo din kasi sa akin na millionaire, multi-millionaire siya kasi international, local yung negosyo niya. Apolitical siya. Sa paniniwala na hindi politiko ang babago ng buhay mo, kundi ikaw mismo. Kasi, sa korap na gobyerno, may umayamang negosyante. Sa hindi korap na gobyerno, meron naghihirap na negosyante. So, ikaw mamimili. Hindi nakakonekta sa kahit ano yan. Pero, at the end of the day, malaki kasing bagay yung ano yung ambag mo sa society mo. Pwede ka maging apolitical, pero may ambag ka sa community. Okay? So, yun yung sa akin. I am choose my news from yung nasunugan, ano ba yung concern ko dyan? Hindi ko pinapanood yan. Bagyo, that concerns me. Kasi, maaring maapektuhan yung negosyo namin at sino yung mga kamag-anak namin na pwedeng maapektuhan at sino yung pwede namin tulungan. Showbiz? Bakit? Bakit kailangan ko maging showbiz? Pero pag idol ko talaga, for example, sino ba? Katniel yan. Mga Katniel news. Nanonood ako dyan. Saka lately, ang showbiz ko ay Blackpink. Nakaka-inspire yung ano nila, yung Blackpink na documentary. Na they are made for success. They are built to success. Ginawa sila para maging successful. Pero it pays so much price na mapunta dun sa mga pangarap nila. So I choose my news. I choose my entertainment also at the same time.
Kasi we have that in our hands, in the palm of our on the palms of our hands on ngayon. Sa mga gadgets natin. Pwede tayong matuto pero pwede rin tayong mabobo. Ang daming bobo kasi hindi nag-aaral. At dati rin ako bobo, minsan nabobobo din ako kasi hindi ako nag-aaral. So yun, kailangan ng real talk, okay? Learning so far. Ayun. I'm suffering for more than 2 years now. I could give you the numbers of those people na you could contact pagdating sa mental health ninyo. So PM nyo ako if sobrang na talaga kasi hindi ako makakatulong sa inyo, but there are plenty of professionals, life coaches na they could help you for free. I think it's for free kasi ang gobyerno natin this year hindi to na media eh. Yung government natin na hindi ko sinabi yung presidente, hindi ko sinabi yung vice, but our government gumawa sila ng isang madaming department eh, na pwedeng tumulong. DOH meron, DSWD meron, ang daming baka sangay ng gobyerno na naka-link, meron ginagawa. Kaya lang ang naka-highlight kasi yung masama, extreme sang news eh. Okay, learning so far, hindi ko na alam kung gano'n na ako katagal na nag watching from QC. Hello Mar John Mago. So dumadami tayo. Hello kay Den. Hi Den. Kay Anna Marie and kay Lucille. Okay. So nakakatatlo na siguro ko. Choose your news, gym, comfort food. Next is find true friends. Ay hindi, isunod ko na to. Massage yung basa sa English, massage. So, masahe. Kailangan nun yung magpamasahe. Sa mga, kung nai-stress ka, kailan ka huling nagpamasahe? Required sa katawan ng tao ay 2 months na masahe. Kasi, circulation eh. Kasi, I think, chemistry pa rin ng katawan yung nagkukos ng mga, for example, lack of serotonin, lack of dopamine. Diba? Yun yung mga, kapag nararamdaman mo yun, bumabagsak yung mood mo. So, I believe, na nakakatulong ang masahe sa'yo. Kasi, napapantay yung muscles mo. At, yun din eh. Yun, let's learn from LeBron James. Bakit up until now, sobrang efficient at effective niya na player? Because he spends so much on his health. He spends so much in training his body. And kasi alam niya yun eh. Ang tawag doon? Yung materiales puertes ng katawan mo. Ako kasi, the last time I had a massage was kailan ba yun? 9 na buwan? 10 buwan? So wala nang papakumasahin ng ano. Pandemic. Dahil lang sa masahe. Doon ako nagkaroon ng burst ng parang alam mo yung feeling ng nagpagupit, ang gaan sa pakiramdam, di ba? Same din times 10 or times 2 times 5 ang emotion na pwede mo ko pag nagpamasahe ka. So sa inyo na mga nanonood, when was the last time na nakapagpamasahe kayo? Yung quality massage, pwede siguro yung 1.5 hours na masahe. Grabe. Alam mo yun, habang minamasahe ako, tumakbo lahat ng creative juices ko, naisip ko yung mga plano ko sa future. Ngayon, nag-vlog ako kahit gabi na. Kasi magagamit ko sa YouTube. So, kasi tinatamad ako. Na-hit ko na yung monetization rate. Nakuha ko na yung subscribe na requirement. Tapos 2 channel yung pinapatakbo ko. Tinatamad ako. So, parang ngayon, because of the masahe, kasi 3 yan eh. Yung susunod ko na rin, kadugtong ng massage, is do some recreational activity. Ako, nag-yukalele ako, nagpe-PS4 ako, nag-gaming PC ako, pero kasi iba pa rin eh. Pag yung recreational activity mo is socialization. Kasi we are not created to be alone. We are social being. Di ba?
Tsaka kasi ano yan eh, human being tayo eh. It's who we become. At we become because of other people. Hindi naman tayo human having eh. Human being tayo, tao tayo na becoming. So, paano magiging ikaw is because dun sa mga tao na kapaligid sa'yo. So, social creatures tayo. So, ginawa ko ngayong araw na to ah. Nag-ayos ng RFID, nag-gym, nag-basketball, tapos nagpamasahe. So, lahat ng, sa loob na isang araw, tatlong self-care yung ginawa ko. Tapos nag-drive. Nag-drive pala. Pumiyok pa ako. So, nag-drive. So, grabe yung feeling ko ngayon. Ay, may, siguro, sabi ko nga, it has been a long time na naramdaman ko yung gantong kagaan. So, pag uwi ko sa bahay, kinausap ko yung asawa ko na nagtampo sa akin kasi ginabi ako kasi bigla akong naging bata. Ginawa lahat ng mga gusto kong gawin. Tapos, kasama ko pa yung kapatid niya para may kakwentuhan ako. So, ayun. Kasunod nun kasi isang tip na sasabihin ko rin. Yung dog namin, ayan, kinausap ko din. And, syempre, delicate yung condition ni wifey. Yun. So, gaan. Yun. Tapos hindi na ako masyado napipikon. Lately kasi pikunin ako eh. Yun kasi yung sign din na na-anxious ka eh. Pag mabilis kang matrigger. So, pamasahe kayo. Recreational activity. Hindi recreational drugs ha. Never makakatulong yun. So, delikado kayo dun. So, ayun. Next natin, I'm almost done. Tatlong bagay na lang ang natitira pa dito. Wait. So, nawala yung copy ko. Ayun. Next is, find real mentors. Kung wala kang mentor sa buhay mo, misguided yan. Misguided ka. Real mentors, hindi lang mentor-mentoran. At hindi lang mentor, yung mean sa'yo. Hindi rin tormentor, na tinuturment ka lang. Yung real mentor na magsasabi sa'yo na magaling ka, na huwag mo itong gawin, na kulang to. Yung at least 3 steps ahead of you sa buhay mo. Ano explanation ng 3 steps ahead of you? If you are a single person right now, probably ang mga dapat maging mentor mo ay may asawa. Kasi ahead sa iyo yung, for example, ang problema sa atin, nangihingi tayo ng advice sa single person. Ng love advice sa single person. Nangihingi tayo ng family advice sa NBSB, NGSB, ano yung bibigay nilang tip? So, find mentors. Ako, ang mga mentors ko, mayroong 6 steps ahead. May mga apo na kasi. When it comes to finances, times 5, times 10 ng bank account na meron kami, dun ako nakikinig. Kasi, ang mentoring kasi means, kadalasan ha, hindi naman palagi, or coaching, yun yung mga taong nakarating na dun, tapos ginaguide ka nila pabalik. Kasi galing na sila dun. So, find real mentors. Sa ngayon, I've been mentoring people. There are a few people na minimentoran ko lang. Kasi iba pa, pa-mentor lang kasi trip lang nila. Pero yung people who sticked, I could name them hanggang ngayon. Magpapa-mentor pa rin, nangangamusta pa rin. So, yung ganun. Ako, I have those mentors in my life. Bilang sa kamay, mga 10. So, I could name them if may kailangan ako sa matutunan sa pag-alaga ng hayop, pag-grow ng pera, pagbili ng kotse, pagiging mahusay na husband. Kasi madalas ako mag-fail sa mabuting husband. Eh. So, I have those people. Personal growth, I have. So, yung alam mo na pag tinanong mo, sosoplahin ka. Yung i-correct ka. Kasi, ako alam ko yung sarili ko, mayabang ako, tamad ako, pikunin ako. Maingitin ako. So, I know that. So, hanap ako ng mentor na hindi maingitin. Hanap ako ng mentor na hindi pikon. Hanap ako ng mentor na matalino. Kasi, alam ko, hindi naman ako ganun katalinuhan. So, I have those people in my life na once in a while, kinoconsult ko. Pero hindi naman palagi ko kailan lang may problema tsaka ako lalapit. So, I would also celebrate their victories. Yung kasi minsan mali eh. Pag sinabi yung find mentors, yung parang self-centered na feed me, that's wrong process of mentoring unless you're paying them.
And ako, kaya agree ako na dapat ang learning may bayad. Kasi hindi mo papahalagahan minsan kung libre eh. Kaya ako, pag halimbawa, I want to date someone, tara magkape. May treat. Tara po sa massage, sa ano, libre ko po. Kasi kukunin mo yung oras nila eh. At kailangan, hindi para sa kanila yung pera, hindi sa kanila yung consuelo de bobo, pa consuelo de bobo ba yung term? Hindi para sa yun. Kasi naglabas ka ng pera, naglabas ka ng convenience, i-cherish mo yung lesson na yun. Okay? So, learning so far. Are you learning, guys? Sige nga. Sa mga nanonood, kasi gabi na rin eh. Okay? Next natin is find true friends. Kung pwede kong sabihin, sana bilang lang sa kamay ang kaibigan mo. Yung maituturing mong kaibigan, bilang lang sana. Bilang lang sana. At sana kung pwede mong maging kaibigan, ay yung mga kamag-anak mo muna. Pwede mo silang kaibiganin. Kasi at the end of the day, blood is thicker than blood is thicker than the water. Pero sabi din sa Bible na there are people in your life na who stick closer than a brother. So ang gulo. So you need to have both. That's why ako, I invest money, time sa mga kapatid ng wife ko. Kapatid ko, close ako sa mga kapatid ko. Makakapagsabi sila ng crush, nakapagsabi sila ng problema, pag alam nilang yari sila sa parents namin, mga kapatid ko, sa pagkakaalam ko, ha, but I'm the go-to person. We're close. I made that position na I'm your kuya and also your best friend. I should be your best friend kasi kuya niyo ako. Hahanapan ko yung interest mo. Kapatid ko, hilig kay Katy Perry. Inala ko si Katy Perry. Kapatid ko, fan si Kobe Bryant. Binibigyan ko siya ng mga bagay tungkol Kobe Bryant. Isang kapatid na hilig sa music, I encourage her to play music, to sing songs. Ngayon, I influence my, yung mga in-laws, mga bayaw at pag babae, bayawak. Ano ba tag sa babaeng bayaw? Bayaw? Anyway, mga ganun, I invest time, pagkain. If you want to be close with someone, especially kapatid mo or pinsan, libre mong pagkain. Kasi psychological fact yun na ang taong kumakain ay vulnerable. Kaya nga, ewan ko, pag nakita ko yun ng mga yung mga kumakain, tas inisin yun, napakabilis nilang mainis. Pero napakabilis din nilang mapapayag. Kaya nga, hindi nyo napapansin ang meeting or ang sales pitch pagbebenta ay during the pagkain kasi nagiging vulnerable yung tao. Be interested with other people if you want to find true friends. So, alamin mo sila. Ako, I could name that si Jepoy, super, yan, super friends yan. Si Milson, super friends. Chester, super friends. So, yan yung mga tao na pag napunta ako sa malapit sa era nila tapos naplatan ako, alam ko na pupuntahan nila ako. Para tulungan. Tsaka asa rin. So, find true friends. So, ayan, si Biona, ng kapatid ko, nanonood. Diba? Best friend mo ako, Biona. Mag-o-o ka. Nakakaya sa viewers. Ayan, he is the best, sabi nga ng kapatid ko. So, you could be that person. Konti lang na kaibigan, promise, mga pre. Mga sis. Mga bro. Konti lang. So, acquaintance, yes. Pero yung super close, kasi ang attention ng tao parang isang litrong tubig. Hindi ka mga isang litro. Isang litrong tubig lang yan. Hindi mo pwedeng ibuho sa lahat yan. Ganun din sa mga kaibigan. Diba? Ayan, sila rin. Sila kids pala sa Bulacan. I have those friends. Diba? So, yep. And finally, as I end this, ayun, dalawa pa pala. Be honest to yourself and to others. If you keep on faking yourself. Ako ang devotion ko kahapon, ang natutunan ko na boast your about your weakness eh. Kasi minsan ang niyayabang natin lalo sa social media, yung half truth, yung ano ba, napunta ka sa Boracay, pero para pinakita mo sa post mo na nagbakasyon ka doon, pero hindi mo alam, ginawa ka lang PA doon, nag-talk ka doon, nag-team building ka, assistant ka.
it's not bad, but somehow you know for you know to yourself na hindi mo sinabi yung totoo. And it's somehow fine, pero if you keep on doing that, tapos nagbi-build ka ng facade na ito yung reality mo, which is not. Kasi at the end of the day, you can never lie to yourself. You could lie to others for quite some time, but you can never, ever lie to yourself. And you can never lie to God. Pero yung minsan kasi, pwede mo nang maloko yung isip mo kasi delusional ka na. May condition nun eh. But, if you're aware, and maybe cause din yung depression mo, if you keep on pounding sa tao na magaling ka, na ito ka, hindi. Self-awareness really helps us to become a better person. Saan ka mahina? Ako, alam ko kahinaan ko. Ang dami. Mas marami pa po ang kahinaan kaysa sa kagalingan. Totoo yun. I'm still in the process. I'm a work in progress. And God's work in glory to glory. Be honest to yourself. Mataba ka? Yes. Tanggapin mo mataba ka. Then change. Bobo ka? Tanggapin mo. Then change. Pangit ka kumanta? Tanggapin mo. Then change. For the better. Wala kang pera, wala kang ipon, nakikitira ka sa bahay nyo, pabigat ka sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, tanggapin mo. Kasi, life is a constant journey, life is a continuous succession of problems. Yun talaga yun. Dadaan at dadaan ka sa problema. Ano yung realization ko ngayon pandemic sa mga naggustong magtayo ng negosyo? Willing ka bang malugi? Willing ka bang maglaan ng at least 5 years para ma-hit mo yung first million mo? At least yun ha. But it doesn't guarantee na after 5 years, kikita ka na ng first million mo. Ako, na-hit yung first million ko ng second year of business na wala na ika-fourth. Then fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, wala. O, hindi ko makuha yung first million ko. Then yun, nag-e-com, then bumalik yung dati. So, alam mo yun, dadaan ka sa problema kasi yun yung buhay. It's a continuous succession of problems. So, kung susuko ka dahil ang daming problema ng buhay, sumuko ka na kasi hindi mo ubos yung problema ng buhay. Hindi, huwag ka sumuko. Hindi lang talaga kasi natatapos yung problema. Yun kasi yung, ito kay Tony Robbins to, credits to kay Tony Robbins. Life works for you, not to you. It's for you. Your problems are for you. Para sa iyo yung problema na yan kasi it will create a better version of you. Kaya yan binigay sa'yo. In Tagalog, kaya yan binigay sa'yo kasi kaya mo. So, don't give up. Kasi mas marami pang problema ang susunod. Pero tatawanan mo lang yung mga problema na yan. Ako ay sobrang dami. Sobrang dami na naging problema sa akin. Pero, thankful pa rin ako kasi ang daming mas may problema sa akin. So, if you look on a cosmic level, kasi ano yan eh, ito natutunan ko pa kay Pastor Ed Lapis. Ang buhay ng tao parang ano yan eh. Kaya kailangan mo ng motion para tayong bilyar. Pag nag-go tayo mag, yung buong table tatamaan. Lahat na, hindi naman table. Yung bola ng bilyar sa loob ng table tatamaan. So, ayun. And, gusto mo yung tipong, yung simpleng pagbibigay mo ng sesto dun sa pulube, na kahit alam mong masama ang sesto sa empty stomach, pero binigay mo dahil na mabubusog siya. Cosmic yun. It could change many things. At, ngayon ko rin na-realize, no? Aanin mo yung sobrang pera kung hindi mo naman tinutulong sa iba. So, parang kanina nung minamasahe ako, I've been praying, Lord, if kikita ba ako ng malaki, saan ko magagamit? Pambiling sports car, pambiling malaking bahay, then what? So, wala akong nagagalaw na ibang bola nun. Siguro yung mga binilan ko, kikita kasi sila. Pero yung impact mo sa ibang tao, that's why kailangan mong konti ng konti ang kaibigan kasi mas matutulungan mo sila pag konti lang sila. So, yun. And, as I end this, wala ba kayong tanong? Pwede kayong magtanong is read God's promises. Kung tinatamad ka magbasa ng Bible, start from reading God's promises. Ako, 2011, 2012,
I came to love God, Jesus. Na-encounter ko si Jesus. To 2008, 2005. Pero nagkaroon ako ng another encounter with Jesus noong 2012. So, thank you sa mga mentors ko. Kala Kuya Rob, kala Hannah, kala Pastor Eric. So, sila yung una. And mga ano ko rin pala, mga spiritual mentors ko. Si Ninong ko na sila ngayon. Ayan, si Ninong Mario. So, nagkaroon ako ng encounter. 2012 nangyari talaga yon. Na I came to love God's Word and I patterned my life, belief, based on what is written ng pinakamatalinong tao at ng pinakamagawa ng buong universe. Walang tatalo dun. Walang librong pwedeng tumalo sa Bible. From love, from business book, from health book, nandun sa Bible. So, pero bakit sinabing God's promises? Kasi, depressed na nga tayo, anxious na tayo, pero ang dahil pa natin, nagiging tedious yung pagbabasa ng Bible. Pero, you could start from reading His promises. Kasi, hindi mahalaga yung promise. Ano mas mahalaga sa promise? Yung nagsabi ng promise, which is si God, si Jesus. Ako, yun yung ano, if ever na merong nangyayari sa akin na nakaka-value, God, ano ang dulo nito? Anong gusto mong matuto? Kasi, if pangit yung nangyayari sa'yo, it means God is not yet done. When He blesses, He will not add trouble into it. And He knows, He has plans to prosper you, not to harm you, to give you hope. Sabi sa Bible, 365 times, do not fear. Enough for a year, na paniwalaan mo na everyday. Huwag ka matakot. So ako, if ever na nararamdaman ko talaga, promises ni God. There are thousands of promises na nakasulat sa Bible na pwede natin paniwalaan. Kasi yun eh. Kasi halimbawa, sabihin ko na bibigyan kita, ngayon nanonood ka ngayon, bigyan kitang 1,000. Baka hindi ka maniwala. Pero pag si Bill Gates nagsabi nun, lahat ng 7 tao, 8 tao na nanonood dito, bigyan ng ano tawag doon? Ng tag-iisang 1,000. Baka maniwala. Kasi si Bill Gates yun eh. How much more? Pag sinabi ni God na alam ko yung sitwasyon mo, separated ka, divorced ka, anxious ka, depressed ka, may sakit ka, I'm not yet done. Just wait. That's my promise. Not to harm you. Plans to give you hope in the future. God holds the future. Ito yung realization, no? Hindi kasi natin makita na totoo ang demonyo. Kaya hindi natin kinakailangan ng Diyos. Totoo ang demonyo. Ang demonyo, mag-lie sa'yo. Paniwalain ka na kill, steal, destroy. The enemy came to kill, steal, and destroy. Kill your joy, steal your happiness, kill, steal, destroy. Kill your hopes. Kaya ano, ang devil, ang alam lang niya past. He will never know your future kasi wala siyang power na ganun. So, nire-remind ng enemy yung past mo sa'yo. Pinapaalala niya sa'yo na makasalanan ka, na nasaktan mo yung partner mo, na nagnakaw ka, na nag-scam ka dati, na nakapatay ka, na may nagawa kang hindi maganda. Kasi yun lang kayang gawin niya. Pero, God holds the past, the present, and the future. And future with God's promises is really powerful. And ako nga, happy ako sa buhay ko ngayon. May mga times na pag masaya ka, natatakot ka rin na, Lord, ano yung next na problem? Pero kailangan baguhin yung mindset na yun. Kasi He will not add trouble into it. Yes, magkakaroon ng problema, but still, He is in control. Kasi yung mga problema, ano yan eh, line ng enemy yan eh. Kasi dating problema, baka bumalik. So, read God's promises. Kung kaya mo everyday, please do it. So, that's it. Kung wala kayong tanong, yes, ayun. Go to the gym, magpamasahe ka, comfort food, choose your news, find true friends, find real mentors, be honest to yourself. Let us, kasama ko, be honest to ourselves and read God's promises. So, thank you.
Thank you. Thank you for watching. Be inspired, stay inspired, and be an inspiration. Mga Leon tayo. Kaya, let's roar. Wala ba kayong tanong? So, 1 minute. So, alas 12 na kasi. So, wife time na, tsaka chihuahua time na. Gising pa rin yung pet ko na dog. Ayun. So, yun. Wala kayong tanong? Thank you for watching. Thank you for watching. Ayun. I love you too, baby Biona. Good night. Tulog ka na. Mag-work ka pa. So, nanonood pa yung kapatid ko. Bye.